Good morning mga palaboy! Kaway-kaway mga totoo mga Inday! Shoutout pala kay GB's World Official, ang ating supporters at parating nagko-comment sa video. Kaway-kaway sa iyo, Idol! So mga palaboy, this morning dito tayo sa kay Sir Jopet. Tuturuan niya tayo paano magawa ng ating fruit fly trap. Kasi maraming nagko-comment sa last video natin kung paano nga ba magawa ng fruit fly trap na DIY. At saka kung ano yung gamot na nilalagay, no? So ito si Sir Jopet po, tuturuan niya tayo. So first, ang mga gagamitin natin ay ang plastic na bote, itong panginit natin, tapos yung straw natin, sir, no? Straw at saka yung ating chemicals. So ito yung pheromones na tinatawag. So according kay Sir Jopet, ito ang ini-excrete ng female para mag-attract ng male. Yan. So ito po, pag nagbili po kayo sa mga agri-supply, ito po siya mga kapalaboy, oh. Yan. So ito po yung bibili nyo. Usually, nasa magkano ang presyo nito, sir? 80 to 100. Ayun. So Sir Jopet, pwede mo ba kaming maturuan kung paano ginagawa ito? Bale, magandang umaga. Bale, itong plastic bottle na ito, gagawa lang tayo ng 4 na butas na kasya yung milk tea stroke para kayang pasukin ng fruit fly. Kaya yung malilit naman kasi na straw, hindi nila kayang pasukin. Hindi sila magkasya. Bale, ito yung pinambutas namin. Ito yung pinambutas ko dito sa ano, para mas madali. Pwede namang gumamit ng konsilyo, pero ito mas maganda. Mas maganda para fit kasi siya. Fit na fit doon sa may straw. So, bale, nakagawa na ng butas, then ito na. Lalagay natin tong mga straw. Ayan. So kailangan sir, hati lang ang straw natin. Hati lang para hindi rin siya makalabas yung ano, yung fruit fly na natrap sa loob. Tapos mas maganda kulay red. Ayun. Bakit po sir? Yung kulay red na yan, magiging clear sa paningin ng mga insekto. Oo. So hindi nila mapapansin yon. Hindi nila mapapansin. So pagpasok nila, parang easy lang sa kanila. Oo, parang easy na parang lumilipad lang silang ganyan na clear yung path nila. Oo. Pero itong black natin, okay naman to, walang problema. Wala namang problema sa black. Kasi yung nilalagay natin, yun mismo yung habol nila. Yun naman yung habol nila, pupuntahan lang naman nila yan. Hanapin lang nila yung butas kung saan sila susuot. Oo. Sir, pwede mo ba may explain sa amin kung bakit hinahabol ng insekto natin to ng fruit fly? Itong methyl eugenol, ito yung pheromone na ini-excrete ng babae pag gusto na niyang makipag-mate sa lalaki. Oo. Kaya nag-excrete siya ng ganitong amoy o kaya ganitong hormone. Para pupuntahan siya ng lalaki. Kaya kasi kala nila may babae dito sa loob. Kala nila may babae dyan. Tapos yeah, yung ginawa natin ito naman, nabutas-butasan yung isang hati ng ano rin, na may bulak sa loob. Oh, ito may mga butas. Tapos nilagyan po ng cotton sa loob. May cotton sa loob. Yan. Then ito, sasaw-saw lang natin dito sa methyl eugenol. Yes, sasaw-saw natin. Yan. Para dito mag-stack yung parang naamoy nila, no? Ang traktan, tinatawag yan, sir, no? Traktan. Yan ang traktan. Sasaw natin ganyan lang. Then pag nabasa na yung bulak sa loob niya, nakapag-ano na, lalagay na natin sa loob ng bote. Ayun. So dito na siya mga palaboy, no? Yan. Bakit kailangan gumagalaw sa loob? Bakit po, sir? Ayun, yung isang tanong dyan. Para ang pag kakita nung ano, parang may lumilipad-lipad sa loob na female. Oo. Yun yung ano niyan. Pasukin nila. Kaya papasukin nila yan. Papasukin ng male. Tapos ang ending, hindi na sila makakalabas. Hindi na sila makakalabas. Doon sila mamamatay. Diyan na sila mamamatay, so kagaya nito. Parang ganito ang labas sa mga kapalaboy, no? Kasi, ay, naglaglag na yung isa nating ano, nahangin kasi, na gano'n ang hangin.
So ito po siya mga palaboy, ito ay purong male na ano, fruit fly yan. Kasi inahabol nila yung sa loob, yung ginawa natin ganito. Yan kasi akala nila may babae diyan na in-hit. Oh, tama ba? Frank lang. In-hit pero na scam sila. Na-scam sila. Ang hinding namamatay sila dahil sa gutom at saka dehydration. Dehydration na yan. Oh, kasi hindi sila nakakalabas sir, no. Yeah. Kagaya noon, hindi niya kayang lumabas. Bali dadapo lang siya. Dumadapo lang. Pero ang galing nilang pumasok. Ang galing nilang pumasok. Yun lang din sila makakalabas. Ayan, so maliban dito sir, ano ba yung advantage nito sir sa ano sa ating farm? Ito, ma-attract natin yung mga male ng fruit fly para hindi na dumami yung mga fruit fly natin. Wala nang magkikipag-mate sa mga babae. Na kalimitan yung mga babae, yun yung nangingitlog sa mga bunga. Oo. Kaya may tusok yung bunga natin nang dahil sa female na nangingitlog. Oo. So pag hindi naman sila nangingitlog, hindi sila tutusok? Hindi sila tutusok. Yun. Kasi pag biniyak natin yung may tusok na, kunyari, sampalaya, may mga uod na. Oo. Yun na yung parang itlog na napisa. Oh, yun na yung larva. Oh, larva na siya ng fruit fly. Oh. Yun na. So madaling salita, pag wala po ito siya mga kapalaboy, itong mga male, hindi mabubuntis or mangitlog yung babae natin. Kaya hindi siya magtutusok ng mga bunga natin. Bunga. So yan po mga kapalaboy, ito yung fruit fly natin. Oh. Yeah, ito siya, na-attract na po siya sa ano natin sa pheromones. Yan. Kasi kakabukas natin mga kapalaboy, ito yung nasa labas na fruit fly, no? So akala niya dito, sir, may babae sa loob, no? Oo. Ayan. Kaya inahanap-hanap niya kung saan. Ayan. So nagtimpla pa lang po tayo mga kapalaboy, andyan na yung mga fruit fly. Ganyan, karami. Ayan, lalaki yun siya. Ayan. Maliban dito, sir, ano pa yung mga pang-control niyo sa fruit fly? Yung ito naman, mayroon tayong super net dito. Itong super net. Yan, dami na nila dyan. Ay, ito, yan. Kaka-spray lang po natin sample mga kapalaboy, no? Kasi yung first video natin nag-corrupt, no? So, ito, nag-spray po tayo ng itong super net. Tapos, nalagay lang natin ng ilang minuto lang sa baba. Tapos, yan na po yung mga fruit fly natin, no? Bago lang. Yan, na-attract na sila pala, sir, no? Mm. So, paano yan ginagawa natin, sir? Bale, ito naman. Kahit anong available na recyclable material na plastic, pwede nating i-spray ito. Kasi yan yung mga may mga component siya. Ito kapareha din ng ano ito. Methyl eugenol. May methyl eugenol din siya na 6%. Tapos yung sticky reagent niya 40%, no. Sticky reagent, yellow pigment. Yung mga yan. Yung sticky para didikit, hindi na sila makakalis. Yung yellow pigment naman attractive sa kanila ang kulay yellow, yung ganitong kulay. So, bakit po, sir? Parang sa bulaklak din lang yan pag sa umaga, maraming pupuntang insekto sa isang bulaklak na na-attract talaga sila sa yellow. Kasi color yellow din yung bulaklak. Color yellow yung mga bulaklak, mga ganon. Very ano sa mata ng insekto yung kulay yellow. Attractive talaga. Attractive talaga. Parang curious sila ang pumunta doon. Yan. Bali, sticker trap siya. Na i-spray mo lang kahit saan. Pwede mong ano. Magkano naman ang presyo nito, sir? Ang super net natin? Mga nasa 800 ito. 800, tapos ito 80. So, times 2 po, mga kapalaboy. Times 10 ang presyo, no? So, yan yung ano natin. Pumunta na siya, dumapo. Sobrang attractive pala ito sa kanila, sir, no? Kasi andun po yung farm natin sa likod pa na banda, dito lang tayo sa Bakuran. Pupunta na sila dito kasi naamoy na sila, naamoy na nila, no? Kaya kagaya nito. Oh, yung kadidikit yun, ito, lang. Kadidikit lang. Hindi na makaalis, oh. Yan, oh, yan. Kadidikit niya lang, mga kapalaboy. Hindi na siya nakaalis. Yan, sorry na lang sa kanya. Kala mo babae, ano? Ayan, so ito, paano siya ilalagay natin, sir? Spray lang ba to? I-spray lang. Bale, i-spray lang siya. Lalagay mo lang na ganyan. Yan. Yan, tapos ilalagay na natin doon sa area, no? Oo, ilalagay na lang natin sa area. Ayun.
Okay na yan. Yan, so habang gumagawa tayo mga kapalaboy, marami na po tayong na-trap na fruit fly. Ganyan po ka-effective talaga sir, no? Ang super net. Isipin mo, yung isang male na ganito, ilang babae ang kaya niyang i-mate. Oh. Then yung babae, ilan ang may itlog na oh, na magiging fruit fly ulit. Tapos ilan din yung bunga niya ang madadamage? Ilan yung bunga niya madadamage? Yun. Yun yung ano niyan. Yung itlog niya ba sir sa ano natin, sa palaya, di ba magiging larvae? Mm. Pag lumaki na, ito yung in front. Ito yung lalabas. Lalabas, fruit fly. Fruit fly. Nag-pupupate siya doon, nag-pupupate. Then... Ayun, bago. pag lumabas siya, ganyan na. Oh. Bagong dikit ulit oh. Yan, bagong dikit yan. Paa pa lang niya nakadikit ha. So ganyan ka-effective pala sir no? Mm. Less spraying tayo ng chemical sa ating taniman pag meron yung mga ganitong trap. Yun yung advantage niya sir? Yan yung advantage niya. Ito, hindi lang kalimitan lang na puro fruit fly yung itong sticker trap. Pwede rin niyang matrap yung adult na yung white flies, yung adult na squash beetle, saka yung leaf miner. Leaf miner matrap niya rin. Yung adult. Nakita ko kasi sir sa yung sa talong niyo kasi kahit yung white flies na track din siya eh. Mm. Nakadikit so, siya dyan. So maraming palang ano no. Siguro dahil yellow siya. Yung so pupunta sa doon. Yellow siya. Ayun. Pupunta siya dyan. So, pwede natin ikabit yung doon sa farm. Pwede. So, ito mga kapalaboy, no? Yan. So, pag bumili po kayo ng Supernet, ito po siya mga kapalaboy, no? Nasa 800 pesos po. Per, ano nito, no? Parang battle. Yan, sa Agri Supply. Yan. At ito na yung ating nagawang bote with Supernet. At ang kagandahan, habang gumagawa tayo, marami na pong fruit fly na na-attract. Kaya ito, bago na rin, oh. Tapos, atatrap sila, no? So, how much more kung days na po ang bibilangin natin, sir, no? Mapupuno siya. Oh. Yan. Tapos, ito ay wala pang laman, pero sa katagalan, magiging ganito na siya, oh. Yan, puno. Halos ang daming fruit fly. So, ilalagay na natin ito sa area. Kung mag-dry up naman yung nasa loob, ito, kumbaga, nag-dry siya, yung sa may bulak niya, pwede nating... Anoin ulit, sausaw ulit. Isausaw ulit sa ano, nilalagay natin. Nilalagay. Yan, so punta tayo doon mga kapalaboy sa backyard gardening ni Sir Jopet. Yan. So mga kapalaboy, ito na po yung backyard gardening ni Sir Jopet, no? At saka ito na yung naunang fly trap na supernet na nagawa nila, no? Yan, so ang daming sari-saring mga insekto kasama yung white flies. May leaf hopper din. Oo. Then nasan yung ano dito, yung leaf miner, mga ganyan. Itong malaki sir, ano to? Yung ganyang laki. Oh, squash beetle to. Squash beetle. Baliktad lang siya. Ay, 28 spotted. Ang dami no. 28 spotted beetle. Yeah. Ladybug. Ito 'yan. Saan po to siya nakikita na ano sir? Na halaman. Oh, kalamitan sa mga ganito. Mga palaya din. Yan. Very effective din siya. Oo. So, ito siya mga palaboy, no. Bali, ang mangyayari niyan mga palaboy, itong ating tawag nito, isasabit lang natin yung ating fruit fly trap. Yan. So, itatali natin dito. Pwede na yan. Pwede na yan. Tatali yan natin dito. Buksan siguro tapos ilagay natin yung tali sa gitna. Yan, i-fit. I-fit lang yan, na ganyan. I-fit lang tali para hindi siya malaglag, no? Oo. So, ang dali lang po mga kapalaboy, no? So, expect natin maya-maya may laman na to, no? Mm. Diba, sir? Kasi nga, yung ating ano, kakagawa lang, oh, ang dami ng laman. Yan, andyan na sila, oh. Ganyan lang. Yan, ganyan na po mga palaboy. At it takes how many weeks ito sir bago mag-dry ulit siya? Yung mag-dry sa loob? Oh. Mga nasa 3 weeks. 3 weeks. So after 3 weeks, babasahin natin ulit yan. Babasahin ulit. Yung red na portion lang po mga palaboy, no? Sa loob. Yan, so ito na yung old natin. Yan. Pwede natin isabit ulit dito, no? Hmm.
Yan. At saka yun po mga kapalaboy, meron din po doon sa loob, no. So, ang dami. Yan. Ito saan natin nilagay? Kahit saan. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede yan. Na yan mga kapalaboy, no. So, maraming salamat kay Sir Jopet sa pagturo niya sa ating paggawa ng DIY na fruit fly trap at saka yung mga insect na trap gamit ang ating Supernet. Maraming salamat, Sir Jopet. Metal original. Maraming yes. Salamat din. Sana po mga kapalaboy na sundan niyo po kung paano paggawa kasi medyo madali-dali lang po mga kapalaboy, no. At saka marami po sana kayong natutunan sa video na ito at na-apply niyo po sa pagpa-farming. Maraming salamat mga kapalaboy at happy farming po sa ating lahat. Dito po tayo sa Baknutan, La Union. Yan. Salamat, Sir Jopet. Ayos.